guys! Tara, samahan niyo ako at i-level up ang paborito nating Lucky Bee Pansit Canton. Ang kailangan lang natin gawin ay maglagay ng kaunting mantika sa ating kawali, igisa ang bawang, at isunod ang sibuyas. Pag brown na yung bawang at translucent na ang ating sibuyas, isunod naman ang hiniwa nating sariwang carrots. Ang susunod na gagawin ay hintayin muna na medyo lumambot ang ating carrots, saka natin idagdag dito sa ginigisa natin yung repolyo o di ka naman kung meron kang available na peche bagyo. And then, mix-mix lang, gisa-gisa. Pag napapansin mo na medyo half-cooked na siya, kagaya nito, saka natin isusunod yung hiniwa nating celery para mas mabango ang ating pansit canton. Ayan. Siyempre, kailangan sariwa yung mga gulay na nilalagay natin para mas sumarap ang ating Lucky Bee pansit canton. Saka tayo kumuha ng Dato Puti Oysterific Oyster Sauce. Maglagay lang tayo ng kaunti para hindi masyadong maging malasa at hindi na ma-overpower yung lasa ng ating pansit canton. Saka natin kunin yung soy sauce and oil na nanggaling dun sa ating noodles. So, dalawa yung gagamitin ko dito, kaya dalawa yung pack na ilalagay ko. Siyempre, hugasan muna natin yung ating kamay para hindi masyadong salaula yung ginagawa natin. Okay? And then, pag medyo nakikita nyo, ayan, kumikulo na, ilagay na natin yung pinakuluan natin kanina na Lucky Bee Noodles Pansit Canton. And then, ayan, halu-haluin lang natin ng konti dahil okay na yan, hindi na kailangan masyadong lutuin. Pagkatapos nun, ayan, mix-mix lang uli. Then, patayin na natin yung ating apoy para hindi na masyado ma-overcook ang ating noodles. Saka na natin i-add ang ating Lucky Bee Pansit Canton seasoning mix. Dalawa yun, kaya dalawa yung i-add ko dito. And then, halu-haluin lang natin uli hanggang sa maging pantay na yung pagkakadistribute ng ating seasoning sa ating pansit canton. And then, ayan na, tapos na. Kumuha na tayo ng serving plate. Saka natin ilagay dyan yung niluto natin kanina or na-level up natin ng Lucky Bee Noodles Pansit Canton. Ayan, di ba? Ang ganda na niyang tingnan. Mas colorful na siya. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo dagdagan pa yung gulay. Pero sa akin, tama na yung nilagay kong gulay kanina kasi dalawa lang naman yung noodles na niluto ko or pinakuluan ko. And then, ayan na siya, di ba? Mas mukhang malasa at mas mukhang maganda. And of course, mas masustansya pa kasi naluan natin ang gulay. Yun lang, bye-bye!